sumaisip yung sinasabi mo. Ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante. Gagawa sila ng ganyang karumal-dumal na krimen? Hindi ko naman sinasabing sila ang gumawa ng krimen eh. Ang sinasabi ko lang, baka sakaling may connection sa mga teachers. Pareho rin yung sinasabi mo, attorney. Ang mga guro ang humuhubog sa isipan ng mga kabataan. Tsaka alam mo ba, magiging epekto nito hindi lang sa mga guro at sa mga estudyante. Pati na yung tingin ng tao sa mga guro, maapektuhan yun. Si Marietta, hindi ko makakalimutan ang batang yun. Matalinong bata yan si Marietta. Umabot siya sa regional quiz bee sa social studies. At ako, nag-coach sa kanya. Sayang nga lang at hindi siya umabot sa national. Pero alam mo, nung tumuntong sa klase ko yung bata niyan, malungkutin siya. Kasi alam mo, dayuhan sila eh. Pero, pinush ko siya para makipagkaibigan sa mga ka-eskwela niya. At nung nagkaroon siya ng maraming kaibigan, naging masaya na siya. Pero mga investigador tayo, baka nakakalimutan mo. Sa'yo na rin ang galing yun noon, di ba? Pagpasok ko dito sa Eagles. Na para maging isang mahusay na ahente, kailangan maging bukas ang isipan natin sa lahat ng klaseng bagay. Hindi natin dapat sinasama ang mga personal biases natin sa mga kasong hawak natin. Ang sa akin lang naman, kailangan malaman na natin kung sino ba talaga ang gumagawa ng mga makahayop ng pagpatay na to. Makahayop na krimen. Attorney, sa palagay mo ba, etong mga makahayop na krimen na to, magagawa ng isang guro? Eh, si Raulo gagawa niyan eh! Sinabi ko bang sila ang pumatay? Ha? Ang sinasabi ko lang, koneksyon, okay? Koneksyon na kung sino pwede pumatay sa mga taong to. Eh, bakit guro? Pwede ba makinig ka na lang sa akin, okay? Pwede makinig ka na lang sa akin? Kamusta na siya ngayon? Naku, Nay. Oh, tabi. Doktora na po siya, Nay. Ay, magaling na doktora. Specialista. Oh, siya. Ako, Nay. Ako, masaya ako dahil I am proud na naging estudyante ko siya. Alam mo niya, Nay, proud din sila na naging teacher kanila. Hindi na sayang yung paghihirap niyo. Pinakamasarap na bahagi sa buhay ng pagiging guro. Yung bang wala ka na, nasa labas ka na ng eskwelahan, retired ka na. Pagkatapos, alam mo na, hindi ka pa rin nila nakakalimutan. At saka, nararamdaman mo na, yung bang hanggang ngayon, mahal ka pa rin nila. Nga akong makinig sa'yo. Ahente ka na nga pala. Mas mataas na posisyon mo sa akin. Esensya ka na.
hayaan sana kita manood ng sine. Alam mo kasi may lakad ako ngayon eh. Di samahan kita. If that's fine with you. Ayun, sorry ah kasi may lakad kami ni Giovanni. I understand, pretty. It's okay. I understand. Let's go. Problema mo? Mukha ba ako may problema? Bakit ka nag-walkout? Bakit mo ako winalkout? Ang tama ba yun? Di ba sabi mo makinig na lang ako sa'yo? Umuho na lang ako na umuho. Ay, ano nga, gawin ko? Eh, boss kita. Ma'am? Sinasabi mo bang dinidiktahan kita? Anong tawag mo doon, di ba? Binabara mo yung mga idea ko at ang gusto mo masunod, idea mo lang. Parang pinalalabas mo, ikaw lang matalino rito. Ako, bobo. Bobo ako. Bobo. Katindig, ano bang nangyayari sa'yo? Ano na naman to? Bakit mo iisipin bobo ka? Kung alam mo naman mismo sa sarili mo na hindi naman. Katindig, ang dami-dami nating mga nalulutas na kaso. Mga kasong karamihan, ikaw ang nakakalutas. Burahin mo kasi yung ano. Pinamumukha mo sa akin. Hindi ako marunong mag-isip ng maayos. Of course not. Ever since naman ganito tayo, di ba? Natatalo tayo lagi, nag-a-argue tayo. Kaya tayo nagiging magagaling na ahente. Dahil pinag-aaralan natin ang gusto yung mga kaso hinahawakan natin. Pinag-iisipan mo buti, pinag-didiskusyonan. Pero bakit ngayon? Kailangan maging ganito yung nangyari kapag nag-discussion tayo. Hindi dapat maging issue ng promotion ko sa pagdidiskusyon natin. Ngayon. Peace offering. Talvia, ako yung naiiwan. Mabul ka. You make me proud, Marina. Kahit nabagsak ang peso ngayon, you maintain the financial stability of Gonzales Pharma. Alam ko na kung wala lang sakit si kumpadre, matutuwa rin siya sa'yo. Talaga hindi ako nagkamali na pag-recommenda sa'yo na maging OIC ng Gonzales Pharma. Thank you, Choy Ignacio. Alam niyo naman na, I owe it to you and to Papa. Lahat ng alam ko dito sa pagpapatakbo ng kumpanya. I'm nothing without your guidance, Tio Ignacio. Don't say that, Marina. I give you all the credit. Just keep up the good work. Don't worry, Tio Ignacio. I promise you, lalo ko pang pagbubutihan ang pagpapatakbo ng kumpanya. I'll make sure na hindi ako mapapahiya sa inyo ni Papa. Diretsuhin kita, Atty. Kiambao. Tutulungan mo kong baguhin ang testamento ni Papa. Or else, I will destroy your daughter's political career. Hawak ko ang mga papeles na magpapatunay ng lahat ng kabauan ng kaisa-isa mong anak. Nasa kamay mo na ngayon ang kinabukasan ng Yasmin. Huwag ka magpapautod sa Mrs. Labda ngayon. Hindi ko lang malalimutan na loob natin si Don Federico. Kilala ko kung paano kumilis yan si Marie. Trust me, hindi niya pwedeng saktan ang anak ko. Thank you.
Naku, pasensya na. Kasi nakatulog na si Loli. Kainom niya lang kasi ng gamot, kaya medyo napaaga yung pagpapahinga niya. Yes, some other time na lang kaya kasi nakakahiya naman sa inyo. Naku, naku, wala. Buti nga, binigbigyan mo mo, diba? Napasalamat nga ako dahil pinaulo kami yung invitation ko. At saka, ano ba, total, nandito na rin lang tayo. Diba? Siguro, pwedeng gumingi sa'yo na papor? Sure, ano yun? Gusto ko sanang patulong sa'yo mag... decorate ng bahay namin eh. Gina. Kasi magpapasko na, di ba? Tapos, tino, parang hindi magpapasko. Walang kabuhay-buhay, walang dating. Pakiralam ko tuloy, parang wala nang Pasko eh. Sige na, tutulungan na kita. Talaga? Oo! Nagsisinungaling ako. Pinapaniwala ako si nanay na naaalala pa siya ng mga estudyante niya. Dahil ayoko sa pamaloob niya. Ayokong isipin na ang produkta ng profesyong minahal niya. Mga estudyante na pinagmamalasakitan niya ay wala nang pakialam sa kanya! Decors natin for Christmas. Ang alikalik kabok niyan. Mami, siyempre, Pasko eh, di ba? Tsaka, minsan lang naman sa isang taon yun eh. Jovan, I don't want any Christmas decor in the house. No Christmas lights, no Christmas balls, no mistletoes, nothing. No Christmas tree. Mabuti pa, ilipit mo na yung mga yan sa loob ng karton at ibalik mo na sa bodega. Sige na. Ang alikabok ko. Yes, ma. Thank you. Oh, Iha. Ikaw, hindi ka ba ginagabi? Baka naman hinahanap ka na ng mga magulang mo. Tumawag na po ako, nagpaalam ako. Alam mo, Iha, hindi sa tinataboy kita, no? Ayoko lang kasing isipin ng parents mo na kinukonsente ko na ang isang babae eh, nagpapakagabi sa bahay ng lalaki. Alam mo naman, masagwatig na ang babae pa ang pupunta sa bahay ng lalaki, di ba? Oh, paano? Naiwan na kita, ha? Aasahan ko yan bukas, ha, Sai? As in sure yan, may sunshine rising in the eastern sky. Oh, sige nga. Ano yung mga pinagbiling ko? Tatawag ako sa division office ng Eastern Samar at hihingin ko listahan ng mga naging teachers ng mga grade 3, grade 4, at grade 5 ng Borongan Pilot Elementary School from 1966 to 1988. Talagang gumagaling ka na.
Pwede, pwede. Maaari. Muna na ako. Ano ka, Tindi? Okay ka na ba? Okay na. Good. Kasi dapat, ayusin natin yung pag-iimbestiga ang kinakarap natin kaso ngayon. Masusing investigasyon ang kailangan dito. Dapat focus tayo mabuti. Eto na nga eh. Pinapakuha ko na nga kay siya yung mga pangalan ng teacher sa burungan. Good. Okay ka na nga. Muna na ako. Shy, muna na ako. Ingat pa uwi. Bye! Kala mo lang yun. Thank you. Ako, tigil-tigil lang muna, Shy. Umahan pa ng gagawin mo.